Welcome back dito sa Showbiz Some More. Kasama na nga po natin ang isa sa mga OG barkada ng It's Showtime, Teddy Corpus! Yes! OG, oh guwapo yun, oh guwapo. Oh guwapo. Oh guwapo. Wow, talaga nga naman, in all fairness. Bakit hindi, di ba? Talagang guwapong-guwapo din naman talaga. Welcome po sa ating programang Showbiz Some More. Hello, Kuya hello Teddy, po. Mamaya pag-uusapan natin ang mga kwento sa likod ng isang dekada ng It's Showtime. Pero for now, mag-focus po muna tayo sa yung music at showbiz journey dito sa ating segment na Throwback kahit hindi Thursday. Magpapakita po kami sa iyo ng ilang mga throwback photos at isi-share mo lamang sa amin ang kwento behind the memory. Nakakabahan ako dyan, ha? Ano yung una? Una? Para akong dugyot yan, ha? Siguro mga first year ng Rocksteady yan. Ganyan itsura ko nun, may scarf, tapos mahaba ang buko. Kailan mo na-realize na gusto mo pala ang music? Ano na ako, second year high school na. Kasi dun sa street namin, lahat halos nagigitara. Yung mga kaedad ko, tsaka mga matatanda sa akin, nagigitara. So, wala kang choice kundi mag-aral ng gitara. Uy, ganyan, kailangan matuto ka mag-aral ng gitara. Tapos, may jamming yung tuwing hapon dun sa tindahan. Pupunta ka doon sa tindahan, dala mo yung gitara mo, tapos jamming kayo. Walang chord chart. Basta ano lang, anong chord ng G mo? Ganyan, ganito. Paano yung chord ng ano? Ganyan. So, parang doon ako nahilig. Tapos, yung ate ko, isang taon lang yung agwat namin. So, pag tungtong ko ng first year high school, second year na yung ate ko. So, ang ginagawa ng ate ko nung second year na ako, pinapapunta niya ako sa classroom niya. Tapos pinapatugtog niya ako ng gitara. Doon sa mga ka-classmate niyang babae. Oh, punta ka rito, tugtog ka ng gitara. Tapos magja-jamming kami. Sila yung kumakanta, ako lang taga-tugtog. Ganun. Tapos third year and fourth year, may banda na ako sa nung high school ako. Ano na kagad? Banda na. Hindi pa. Pangalan namin noon, The Dirt. The Dirt. D-U-R-T. Hindi D-I-R-T. The Dirt. Parang ano, kasi ano siya, super fan ako ng Nirvana, si Kurt Cobain. So, yung Kurt, ginawa naming The Dirt. So, parang yun yung banda ko nung high school. First year, parang hindi pa, ano pa ako nun eh. Pinapasali pa ako ng ate ko sa cross-stitch sa school namin. Home economy. Oo, ganun. Ako lang yung lalaking sumasali. Kasi ako lang yung marunong mag-cross-stitch sa dun sa buong batch ng first year high school. Kasi ate ko, mga tita ko, nagko-cross-stitch sa bahay. So, nagko-cross-stitch akong ganyan. Tapos, papasaliin ako ng ate ko. So, hindi pa ako masyadong mahilig sa nung first year. Sa music. Nung ano lang, nung second year hanggang fourth year high school na. Parang hindi mo maiisip na si Teddy nagko-cross-stitch ng bonggang-bongga. Oo, marunong ako yun. Kahit yung malinis yung likod, kailangan malinis yung likod ng cross-stitch. Hindi parubal yung pagkakana. So, may mga ganong technique dati rin sa cross-stitch. Hindi makarelate yung ibang mabagets. Kasi nga, sabi ng mabagets, ha, may cross-stitch ba? Meron! Uso ngayon yung kukulayan na lang. Oo, hindi. Mas mahirap yung cross-stitch. Tsaka mas malalaking patterns yung ginagawa namin ganyan. So, mga angel na magkakasama. Tatlo kaming sumali, third place ako. Hindi mo na senior ito sa second. Mas magaling yung mga babae kasi. So, yes. Pero wag ka kuya, di ba? Sa pagdating sa mga pagiging mabusisi, mas mabusisi ang lalaki gumawa talaga. Ah, totoo yan. Yes. Totoo yan. Next photo tayo. A year ago o 2 years ago, mga ganyan. Nasa ano yata kami nito? Dito sa may Marikina. Isang gig namin sa Marikina. Actually, sa dami ng gigs namin, minsan hindi ko na maalala kung nasaan kami. Yung Dumaguete tsaka Dagupan na pag... Hello, Dumaguete! So, Dagupan to. Hello, Dagupan! Sorry po! So, minsan nagkakapalit. Lipad. Dumaguete, Dagupan. Parang nalilito na rin ako. Paano po nabuo ang Rocksteady? Kaibigan ko na manager ni Kitchy Nadal tsaka ni Barbie. Gusto na nila akong gawa ng i-manage. Mm-hmm. Eh, ang problema, si Kitchy, palipad na si Kitchy nun. Yung paputok na yung pangalan ni Kitchy Nadal nun. So, nalimutan ako ng manager ko. Tapos, nag-show ako sa kabila, yung mga teleserye sa kabilang network. Tapos, nung nakita ako ng manager ko na nasa kabila, yung manager ko taga ABS eh. Sabi niya, ba't nandiyan ka sa kabila? Sabi niya, gawin na natin yung, yung banda mo, ganyan-ganyan. So, nung ginawa ko yung banda, ang ginagawa lang ng manager namin, kung nasan si Kitchy tsaka si Barbie,
kami yung front act lagi ni Kichi at ni Barbie. Kunyari, may gig si Kichi sa Payanig sa Pasig. Punta kami. Kami yung front act ni Kichi. O may gig si Barbie sa Bulacan. Kami yung front act ni Barbie sa Bulacan. Maghatak kayo kasama kami. O kami. So, tapos dumating yung time, sabi ni Barbie sa akin, alam mo, Ted, darating yung time, kami na yung magpa-front act sa Rocksteady. Sabi ni Barbie sa akin. Talaga? Din, sabi mo, hindi mangyayari yun, ganyan-ganyan. Tapos dumating nga yung time na may isang beses na si Barbie na yung nag-front act sa amin. Wow. So, parang, wow, ang galing ha. So, yun, doon nagsimula, yung Rocksteady nagsimula, kailangan akong i-manage ulit nung manager ko. Sabi niya, sige, gawin na natin yung banda mo, gawa kayong demo. Tapos, i-record na natin yung demo niyo. Yun, tapos nag-record kaming demo, tapos nagustuhan naman niya yung mga songs. Tapos, nilaku pa namin yun sa ibang, ano eh, sa ibang label. Ano, inindihan kami ng ibang label. Parang, ah, ayaw namin yung gantong tugtugan, gusto namin yung parang Paroque ni Edgar. Ah, okay po, sige po. Parang ganun. So, naka-experience din talaga, kagaya ng ibang mga kwento, ng nakararami na nagkakaroon din ng rejection talaga. Oo, oo. Paano mo na-handle yung time na yun, kuya, na parang, di ba, kahit naman hindi ka performer, hindi ka artista, ganyan, bilang isang tao, di ba, pag nagkaroon ka ng rejection sa harapan mo, paano ka po na tinanggap yon at paano ka bumangon dun sa time na yun? Hindi mo magigage kung paano. Basta pag nandun na, kailangan mo lang tanggapin eh. Kailangan mo lang matutunan kung paano siya, paano mo malalampasan. Walang formula eh. Parang, minsan masakit, minsan, okay lang, sige. Ganyan. So, parang wala siyang formula talaga. Yung life, tinuturo niya sa'yo yung buhay na raw na raw. Pag binigay sa'yo, wala kang reaction kundi either tatanggapin mo or papakalug mo ka or magpaiyak na lang sa isang sulok. Parang ganun. So, parang feeling ko, sa dami rin nung mga na pagdaanan ko, meron akong laging isang parang sinasandalan na siguro ano pwede kong sabihin na kahit sa isang beses never pa akong parang binigo ni God. Parang if I'm going to look back sa buhay ko, parang meron mang time na binigo ako ni God, parang wala eh. Parang so siguro yun lang yung pwede kong panghawakan, na every time na meron akong pagdadaanan, alam ko na God will never give up on me, and He will always help me, and He will always, get me through kung ano man yung meron akong pagdaanan. Yan, very inspiring yan. Kasi sa lahat ngayon, yung mga pinagdadaanan, yung feeling mo walang-wala ka na. But always remember, mga ka-jeepney, God always provides. Next photo tayo. Wedding tayo, wedding hindi. Yes. Second cameo ko yan. So, itong eksena na to, wala talaga ako dyan. Tapos dapat pack up na sina Tony diyan tsaka si Sanjo. Since meron akong eksena, binigyan ako ng eksena, na-extend yung shooting namin ng ilang oras. Sabi si Sanjo nga nagrereklamo, dapat kanina pa. Ano na eh, tapos na tayo eh. Steady kasi, umi-eksena pa eh. Gumagin, niloloko ko ni Sanjo, ni Z. Pinag-ano ako ni Derek eh. So, tapos na yung eksena, wala. So, hindi ko alam kung anong linya ko eh. Wala ako talagang linya dyan sa part na yan eh. Hanggang sa sabi nung nanay ni Sanjo, tara na, umalis na tayo. Ayaw ni Sanjo. So, umupo ulit yung nanay niya. Tapos lahat kami parang awkward na yung, syempre, di ba, pamilya kayo, pamilya ng girlfriend mo, nanay mo. Kumakain na ganyan. Tapos parang awkward. Tapos, wala, parang naisip ko lang yung lumingon akong gano'n. Tapos, awkward! Gumanon ako sa buong ano. Tapos, nakikita ko yung mukha ni Tony, yung tumatawa na, yung patawa ng gano'n. Tsaka yung mukha ni Sanjo. Tapos, hindi nagkakat si Direk. Awkward! Tapos, kumakain akong gano'n. Tapos, pagkat, saka kami nagtawanan yung pagkat ng huli. Tapos yun lang yung eksena ko na parang, kaya natatandaan ko to kasi wala na ako dapat dyan. Si Direk Joey lang yung nagbigay sa akin ng ano na. Hindi, dapat nandiyan ka, Ted. Direk, anong linya ko? Basta, impress me. Mga ganun lang si Direk. So, parang ako naman, parang pressure ah. Parang ang laki tuloy nung... Dala-dala mo na, nag-extend yung oras. Nag-extend yung oras. Kailangan worth it yung pinag-antay nila lahat. Tapos worth it naman kasi yung huling
Yun lang, isang word lang na awkward. Wala sa script yun. It's parang lahat tawanan after nung ano. Habs, oh. Diba? O ngayon, kaya mo ba? Kaya mo bang ibigay sa anak ko ang isang makahulugan at makasaysayang araw ng kasal? Dahil kung hindi, tigilan na natin to. Kakayanin ko po, sir. Oh. Narinig mo? Ayun naman pala. Oh, di maliwanag ang lahat. Balae, baka may gusto kang sabihin. Awkward! Panalo yung eksenang yan. Taray, pero sa comedy ka talaga na rin yan, no? Oo. Hindi ka napunta sa action. Actually, yun yung gusto ko sa, yun yung isa sa sinabi ko rin sa manager ko. Sabi ko, okay tayong mag-rock steady, tsaka comedy. Kasi yung rock steady naman, comedy naman yung banda ng rock steady. So, basta naka-package kami as comedy, ako. So, ayoko muna mga heavy drama. May MMK level MMK, na iyakan, oh, ganyan. Ipaglaban mo, mano. Yan. Ano muna, comedy muna tayo. Ganon. Next! Yan! Ang isa sa mga major break ko, Papa Pogi ni Direk Alex Calleja. Actually, nung binigay sa akin tong role na to, akala ko gwagwapo ako sa dulo eh. Tapos habang nung binabasa ko yung script, hindi pala ako gumawa po sa dulo. As in forever, ganyan pala itsura ko. Parang, halo ko may magic sa dulo na, eh naka-oo na ako. Tapos nag-start na kami ng shooting. Naka-oo na akong ganyan. So parang, hindi pala ako gagawa. Tapos inahanap ko yung dulo ng script. The end na, wala, hindi pala ako gumawa po. Akala ko talaga gagawa po ako ng kahit papanang po. Kasi yung title eh. Isa rin siya sa masaya kasi first major role ko. Bilang bida, oo. Bilang bida. Tapos gusto kong maramdaman yung ma-experience yung proseso. Yung proseso, yung saya, yung lungkot, yung kaba, yung disappointment, yung ganon, lahat. Mm-hmm. Kasi hindi mo alam sa pelikula eh kung papatok yung pelikula mo o hindi, kung anong reaction ng madlang people, maganda yung reaction o hindi. So parang, yan yung time na parang gusto ko, tsaka ready ako na angkinin yung saya, tsaka yung pain sa proseso ng movie. Sobrang dami kong natutunan sa movie niyan. Ang saya nung experience namin, hindi naman masyado nag-hit yung movie ko na to eh. Kahit sabihin mo na, baka hindi pa perfect time ni Teddy para mag-hit. Hindi, perfect time pa rin ni Gadi. This is perfect time to teach you a lot of things and kailangan mo talagang namnamin yung oras. Mm-hmm. Kailangan mo namnamin yung pagkakataon talaga. Kailangan mo namnamin yung experience, yung journey mismo para tumatag ka, para dumami yung experience po, para may lesson ka learned to the next, ganyan. Mm-hmm. Ako, sinusulat ko eh. Meron akong parang notebook o meron ako sa ano ko na sinusulat ko yung mga lessons learned kahit paggawa ng music video, next music video ko ganito. Sinusulat ko yung mga lessons learned ko para at least sa next time na gagawa ako ng isang project, alam ko na yung mga hindi ko dapat gawin, alam ko na yung mga dapat kong gawin. Yes, oo, yes. Magandang tip yan ha, bonggang-bongga. Naku, palakpakan naman natin, of course. Teddy Corpus. Thank you. Ayan, grabe, maraming salamat. Sobra po akong nabusog. Salamat. Sa thank you. Mga ishinare nyo sa akin, sa ating mga ka-jeepney. Kumbaga, nagulat ako talaga, to be honest. Kasi parang ang galing po na mas nakilala namin kayo ng buong-buong. Hindi lang lagi kayong happy sa showtime. Pero ang dami-dami pong mga learnings mula sa inyo ang ibinigay sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Mamaya, makakasama natin ulit si Teddy. Pero syempre, sasamahan naman tayo ng kanyang partner in crime sa It's Showtime. Time, si Jugs Sugueta naman ang mag-trip down memory lane sa pagbalik yan ng Showbiz Pamor!